Well mga idol, bumalik na nga daw ang karma dito kay Jason Tatum matapos ng kanyang ginawa kay LeBron James. Yan ay ayon sa mga Lakers fans. Pero bago natin yan pag-usapan ay eto muna ang kaguluhan sa laban nga ng Sacramento Kings at pati na rin ng Milwaukee Bucks, kung saan ang mga top teams sa buong NBA. Itong Milwaukee ngayon ay nauupo sa number 1 nga dito sa Eastern Conference at pagdating naman dito sa Sacramento ay number 3 nga sila. Well mga idol, talaga namang very physical at very emotional itong game na ito dahil talaga namang gustong may patunayan itong dalawang team na ito sa isa't isa. At hanggang sa dulo nga mga idol ay talaga namang bakbakan pero nagwagi ang team ng Milwaukee Bucks 133-124 nang dahil sa monster performance ni Giannis with 46 points, 12 rebounds, 4 assists on shooting 68% sa field mga idol. At si De'Aaron Fox naman ang nanguna sa kabila with 35 points and 8 rebounds and 3 assists. At sa pinakahuli nga mga idol ay itong si Giannis Antetokounmpo ay didribble out na lang sana ang bola. Pero itong si Trey Lyles mga idol ay umistil pa nga. At ayun, of course, hindi papayag si Giannis at nag-umpisa na nga ang kanilang medyo pisikala na nauwi nga sa pagtulak na ito ni Trey Lyles dito kay Giannis Antetokounmpo. Ang maganda niya na hindi na nag-react itong si Giannis mga idol at hinayaan niya na lang ang ginawa sa kanya. Pero itong si Brook Lopez mga idol hindi pumayag na bastang itulak na lang na ito ni Trey Lyles itong ang kanyang superstar na si Giannis. Kaya naman mga idol, talagang kinonfronta niya itong si Lyles at ayos, sinangkal ng mga idol na ito ni Trey Lyles si Brook Lopez at doon ay nag-umpisa ang komosyon, ang pag-aaway. At nahuligam nga mga idol itong si Brook Lopez na sinabi niya kay Giannis Antetokounmpo ay got your back. Hindi niya nga daw hayaan itong si Trey Lyles na gawin lang yon kay Giannis Antetokounmpo yung pagtulak niya. Kaya naman mga idol, silang dalawa ang nagkainitan. At siguro mga idol ay frustration na din ito sa side ni Trey Lyles dahil natalo nga ang kanyang koponan matapos ng napaka solid, very emotional and very physical game na ito. At for sure yan mga idol, may mga fine na maipapataw dito nga sa mga players ng dalawang team. Anyways, ngayon ay pag-usapan na nga natin ang makiniklaim ng Lakers fans na karma nga daw na dumating dito kay Jason Tatum matapos nga ng kanyang foul na ginawa kay LeBron James magdadalawang buwan na. Well, ang layup kasi na ito ni Jason Tatum mga idol, pangtay sana sa laban at pagpunta sa overtime. 109-111 kasi ang score. Pero nang dahil namin test ni Jason Tatum ang layup ay ayun, talo tuloy sila dito sa team ng Houston Rockets. Na alam naman ng lahat mga idol na one of the worst teams sa NBA with only 15 wins before this game. Pero nga mga idol, dahil namin test ni Tatum ang layup, nga ang team ng Celtics na number 2 ngayon sa East. At sinasabi nga ngayon ng mga Celtics fans mga idol, it was a clear push off nga daw dito kay Jason Tatum get namin test niya itong ganyang layup. Hindi nga doon nagbimintes itong si JT mga idol ng kanyang mga layup lalo na very easy layup na ito. Kaya naman sigurado nga doon na tinulak na ito ni Jabari Smith. At kita naman natin ang kamay ni Jabari Smith na nasa likod talaga. Na ito ni Tatum mga idol, so possibly push off nga talaga ang kanyang ginawa na nagresulta nga na para mawala sa momentum itong si Jason Tatum and then he blows the layup. Pero sabi ng mga Lakers fans mga idol, yan nga daw ang karma, ang ganti sa ginawa ni Jason Tatum kay LeBron James na hindi tinawagan ng foul. Naranasan niya rin ito mga idol at nagresulta nga rin ito sa pagkatalo ng kanyang team. Anyways mga idol, sa inyong palagay, sa tingin nyo ba na foul talaga si Jason Tatum ni Jabari Smith na pagtulak nga sa kanyang likod? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinyon.